Yasin. Okay, Yasin. Hindi siya waterproof. Hello po sa inyo. Welcome po sa aking munting channel. So, well, today, meron ako dito ang apat na transparent sticker. So, si Quap, vinyl inkjet sticker, transparent. Yasin, glossy sticker. Glossy transparent sticker. Tapos si Quap ulit, vinyl inkjet sticker, this time, waterproof. Tapos si iTech, vinyl sticker, transparent. Pero nakita ko na yung print dito, so hindi talaga siya transparent. Medyo frosted na sticker ang nagkagawa niya. Pero tatry pa rin natin. Okay, so check natin yung apat klase na transparent sticker na meron ako. Tapos check din natin sa waterproof test yung tatlo kasi pagkakabasa ko, so si Quap lang ang hindi waterproof dito. Pero check din natin yung quality nila. Oh, na-print na po natin yung apat na sticker. Ito si Quap, vinyl inkjet sticker na waterproof. Si iTech, transparent. Si Quap na transparent pero hindi waterproof. Tapos si Yasin, glossy transparent sticker. So sa kulay, na-check ko sila isa-isa. Itong tatlo, bukod kay Yasin, medyo maputla yung mga kulay nila. So patayin ko lang yung ilaw para makita. Ay, hindi kita. So hindi siya makita. Pero sa akin, so nakikita ko medyo maputla yung kulay nito. Hindi ganun katingkad yung kulay nung na-print na. Ito si Quap na waterproof, iTech. Tapos si Quap na hindi waterproof. Tapos ito si ano, si Yasin. So vivid yung kulay niya kay Yasin. Sunod naman yung kapal ng papel. So pinakamakapal itong si Quap na waterproof. Pag ginawakan mo, talagang mapifeel mo makapal yung papel niya. Tapos pinakamanipis naman itong si iTech. Ang nipis nung papel. Tapos halos parehas lang si Yasin tsaka itong si Quap ulit na hindi waterproof. So yun yung kapal nung papel. Okay. Sa stop. Presyo, siyempre maraming gusto alam magkano ang presyo. So si Quap 180 o 190, around ganun yung price nung nabili ko siya. Tapos si iTech, ito pinakamahal to, 200 plus siya. Siya yung sumobra sa 200 pesos. Tapos ito 160, 170 pesos yung hindi waterproof na Quap. Tapos ito 175 kasi ito yung huli kong nabili. So natatandaan ko yung presyo niya, 175. So layo ko lang para mailagay ko yung presyo. Dahil nga iba-iba yung kapal niya, baka iba-ibang settings din yung gamitin ko pag kinat ko to siya. So baka mag-test cut muna ako sa kada isa para malaman yung setting. Pero feeling ko pare-parehas lang kasi backing paper lang naman yung makapal. Pero try ko pa rin. Okay, na-cut na po natin yung mga sticker. So nilagyan ko yung label dito. Ito yung iTech, ito yung Frosted. So medyo adjust ako dito kasi dalawa, tatlong beses hindi binasa yung registration marks. Hindi ko alam bakit. Pero okay naman, nabasa naman na cut niya.
Yung tatlo, swabe, dire-diretso. Pagka tag ko dun sa Cameo, binasa ka agad yung registration mark. So, ano ba to? So, ito yung Yasin. Next is... Quap na hindi waterproof. Tapos, ito, quap na waterproof. So, nakat naman nila maayos. So, yung settings ko nga pala na ginamit dito, yung blade ko is 3, yung force is 12, then yung speed ko 4 lang. So, depende pa rin sa inyo. Mag-test cut muna kayo para alam nyo yung inyong setting pag nagka-cut sa Cameo. Kung iba namang cutter platter yung gamit nyo, so di ko alam kung anong settings gagamitin nyo. Again, test cut lang para alam natin. Okay, so peel na muna natin to. Then, after kong ma-peel to, didikit natin siya sa bote. Tapos lalagyan ko ng label kung anong sticker siya para alam natin. So, masa-check natin yung sa masa-check natin yung waterproof niya. Pero, yung isa dito talaga ay hindi waterproof, yung quaff. Pero, testing pa rin natin. So, naisip ko na lang para makita nyo kung paano nyo gagawing waterproof yung quaff. Kailangan nyo magdagdag ng material, yun nga yung photo top. So, pwede nyo ipatong dito yung photo top. So, dalawa gagawin ko sa quaff na hindi waterproof, yung may photo top tsaka yung pangalawa, yung walang photo top, para makita din natin kung sisiksik ba sa gilid yung tubig o magiging waterproof na siya. O, sige, peel ko muna to. Okay, so dumikit yung backing paper nung sa Yasin. Hirapan ako. Okay, so ito na siya. Nakita nyo. Clear. Okay, dikit natin dito si Yasin. Sabila, may natin si quaff na hindi waterproof. So, dalawa yung gagamitin natin. Ito, walang photo top. Tapos, kuha tayo isa pang ulit. Lalagyan natin ito ng photo top. So, may mga retaso ko dito ng photo top. Cut lang tayo. Maliit lang naman kailangan natin. Parang kulang. Yun. So, pwede yung gawin to para maging waterproof siya. Lalagyan yun natin ng alalagyan yun ng photo top yung sticker. So, meron nga pala akong video ng laminating film or photo top ni Quaff, yung anim na klase. So, lagay ko yung link dito sa may taas. Pwede yung panood yun. Okay, so
Latag natin dito sa yung squeegee. Squeegee. Okay, so yung cup may photo tap na hindi waterproof, pero yung the rest dahil nga waterproof yung sabi nila, so nilagyan natin. So taas yung waterproof na cup, ito yung iTech, mag-isa yung Yasen, tapos yung hindi waterproof na cup, tapos hindi waterproof na cup pero merong photo tap. So basahin natin. So, basahin muna natin si Quap na waterproof tsaka iTech na waterproof. So, yan yung pagka frosted ng sticker nila. So, try natin. So, si Quap, iTech. Tapos natin si Yasin. Okay, Yasin. Hindi siya waterproof. Nabura po siya. Hindi si Quap. So, daan-daan nabubura si Quap. Pero yung may laminate, hindi po. Kasi nga, may laminate siya, may photo top. Pero pag walang laminate, nabubura siya. So, si Quap, si Yasin. Oh, nakita niya si Yasin. Wala na yung kanyang print. So, kailangan din niya pala ng photo top. Okay, si Quap, wala na rin. Sana dito. Okay, try natin yung dalawa. Okay, so, ano na yung tubig? Apaw na. Lubog natin. So, try natin i-kuskos yung daliri natin kung matatanggal ba yung print. Kay iTech, hindi natanggal. Try natin kay Quap. Hindi po nag-i-smudge. Hindi siya natatanggal. So, wala po ako nakitang plastic cup. Pero ito, similar naman sa plastic. Dito natin siya didikit. Lalagyan natin tubig na may yellow. Tingnan natin kung tutuklap pa yung sticker natin o hindi. So, ngayon, lalagyan natin ng yellow tsaka tubig itong mga stickers. So may yellow na siya, tapos lagyan natin tubig. Okay, may yellow tsaka tubig na siya. Check natin yung mga stickers. Okay, Yasin. Mag-smudge ba siya? Quap. iTech. Quap. Quap na waterproof. Okay.
Philippines, bro. Quack 90 waterproof. Yun, tanggal si Quack 90 waterproof. Si Yasin. Okay, so tanggal na din si Yasin. Hindi waterproof. So hindi, yung moist lang to ha. Moist lang nung yellow. Okay. Quaff. So waterproof. Shinigi smudge. Sitek. So nawawala yung pagiging frosted nila pag nalalamanan. Magiging clear. Okay. Alright. So, dyan po nagtatapos yung ating video about dun sa apat na klase ng transparent sticker. Different transparent sticker na meron ako. So, na waterproof test natin siya. Tapos, pag kunwari nasa cup na siya, kung mag-fade ba siya. So, nakita nyo naman yung mga result. Alright. Kung meron po kayong natutunan or natuwa po kayo sa ating video, pakihit na lang po yung subscribe button plus yung notification bell. Kung hindi naman kayo natuto or natuwa sa ating video, pakihit pa rin po yung subscribe button at yung notification bell. Kung meron kayong mga tanong or may gusto kayong itest natin na klase ng papel, sticker, or anong brand man yan, i-comment nyo lang po sa baba. Try natin gawa ng video. At paki-like and share na rin po yung ating video para may matulungan din tayo about sa pagpili ng transparent sticker na gusto nila. So, dito po tayo nagtatapos. So, see you po sa next video. Bye!